doctora and I talked. Sabi niya, ano ba talaga? Sabi ko, ano ba? Sabi ko, if ever, sabi niya ganon, anong gusto mong gawin? Saan ka masaya? Sabi ko, masaya ako dito sa RITM. Parang lahat ng tao dito, kaibigan ko. Parang dito sa RITM, I feel good. Sabi niya, sige, gusto mo magtrabaho dito? Sabi ko, doktora, doing what? Sabi niya, dito ka. I-share mo yung mga experience mo. I-share mo sa kanila yung buhay mo. Dito sa RITM, pinayagan siya na everyday siyang pupunta dito. Kahit pasyente siya, hindi siya empleyado. Kasi wala naman siyang pupuntahan, hindi siya nagtatrabaho. Wala siyang hindi siya makatrabaho sa labas. Tapos sa family, hindi naman siya nakaka-uwi sa bahay ng mga kapatid niya. Sarili lang niya. Parang dito siya kumikita. Masayahing tao si Shola, kahit positive yan. Kasi makikita mo yung ginagawa niya sa patient. Na pag matagal na niya nakausap, tapos naging ka-vibes niya, sumasayaw-sayaw sa dito. Pati yung pasyente, napapasaya talaga niya na. Pag bago mo nalaman na positive ka, ang hirap tanggapin. Maraming takot. Pero pag nakausap ni Shola, na i-share niya yung naging buhay niya, gumagaang talaga. Yung talaga maririnig mo, pinasasalamatan siya dahil nakausap siya. Nung una nga, akala ko hindi ko kaya. Kaya nung sa pakikipag-usap ko sa kanila, lumalakas yung loob ko. Kasi sabi ko, oh my God, kailangan pala nito mga taong isang peer, isang ka-peer nila para ma-share sa kanila na, huy, hindi ka pa mamamatay. You know, mag-ingat ka. Huwag mong pababayaan yung sarili mo. Yung ganon. Yung tingnan mo ako, mabuti, swerte ako. Diba? Tsaka hindi totoo yung HIV, 5 taon lang. Matagal ang buhay natin. Pwede ka pang bumalik sa pamilya mo. Pwede kang manood ng sine. Pwede yung mga dreams mo, masunod mo pa. Pwede mong gawin. Hindi totoo yung mga sinasabi nilang pag HIV ka, wala ka na magagawa. Mabait si Shola eh. Kaya lang sometimes, makulit siya. Lahat itinatanong niya talaga. Everything gusto niya malaman kung ano yung nangyayari. Ang mga tao, nandun lang sila sa maliit na pag-iisip nila. Pag may nagsabi sa kanilang isang nakakataas sa kanila, especially yung masa, no? Na, may HIV, ganun lang information nila eh. Pero pag in-educate mo sila at nalaman nila, ganun ba? Kasi ang gusto ko mangyari, makabalik kami sa work. Yung iba, hindi maka-out, pero dinidiscriminate sila. Kasi malaman lang. Ang importante sa kanya, natanggap niya, accepted na niya kung anong meron siya, kung anong nangyari sa kanya. Hindi pa rin niya nakakalimutan na humingi ng help sa taas. Always yan, pag na-admit si Shola, may baon niyang Bible. Katabi niya yan sa mahigaan niya. So doon makita na siya, in spite of everything, hindi pa rin siya nakakalimut na tumawag sa taas. Lalo sa pag-iisa niya. So yun ang natingin ko nga, yun din ang pinagkukuha niya ng lakas. There was a time na talagang, sabi ko, bakit maganito? Bakit wala akong kaliliwanagan sa utak ko? Tapos sabi ko, meron akong nakakalimutan. Yung tumawag sa kanya. When I'm alone in a room, I think it's the best prayers na hanggang ngayon, nararamdaman kong kinakausap niya ako. And the healing process, kakaiba. Ibang klase. Andiyan na yung gamot, di ba? Pero I make sure na I thank him every day. I make sure I ask for forgiveness. Pinalasap niya sa akin yung magagandang bagay, isipin mo. Tapos pinaghirap niya ako, tapos binigyan niya ako ng buhay ulit. Wow, kakaiba yon. So yung learning experience, i-share ko. Kaya ako itong ginagawa eh. Para ma-realize nila. Kasi ako lang ang malakas ang loob eh, na gumawa nito, no? Bakit? Bakit ko ito ginagawa? Bakit yung mukha ko at pangalan ko inilalabas ko? Para matigil na ang stigma. Because one of these days, baka meron kayong maging family member. Baka meron kayong maging best friend. Or
You'll never know, baka kayo mismo magka-HIV. At least alam nyo gagawin nyo. Walang pinipili. Everybody, basta tao ka at hindi ka nag-iingat when it comes to sexual activities, pwedeng mangyari sa'yo. Pero wag naman, hindi naman nakakadiri after HIV. Sana I stay okay. Kasi meron akong pamilya at sana makasama ko pa sila ng matagal-tagal. So sana yun, para maging comfortable naman yung buhay ko. Hindi naman ako nag-i-illusion pang ano. Basta maging comfortable lang ako at healthy. Thank you that I have family. Naakala ko nawala. Hindi pala. Thank you that some of my friends are apologizing because iniwan nila ako. Thank you that God, uy, number one pala to, is with me again. Thank you, I can see the morning, so beautiful. I want to thank the people in RITM for loving me, kahit na medyo naging pasaway ako before. I'm very, very contented. I love the people around me. I hope that this is a lesson for everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Love. We call each other Charlie's Angel. Siyempre ako si Para. Parang tanga. Ang ganda ng hair. Siguro aso ko dati. Nanakan ko lang naman ang gambot lahat. At binisa in MasterCard ko siya. 38C, water-based. Oo, yan. Props ko na lang siya ngayon. Props na lang. At saka ano, what's so funny is nagka-infection na siguro buong katawan ko, pero siya wala. Ayaw niya akong iwanan.